Okay ka lang ba? Hindi na ba kita napapansin eh? Okay lang na eh. Ano ba kayong LK na ni Mary? Wala po na eh. Sabi ni Mami Kuya, kapag kinasal kayo ni Ate Mary, ako ang maid of honor. Kasal? Oh, kasi sinabi ko kay Diego kanina na saan ba nga ba naman to handong, di ba? Huwag mo nasusihin ang sarili mo sa nangyari. Eh, panatay ko na sagasaan si Honesto. Hindi ko naman kakayanin na may mangyaring masama sa anak ko. Masalamat tayo sa Diyos. At parehong ligtas kayo. Hindi nga na paano yung bata, pero... pero alam ko nasaktan siya. Nasaktan yung kalooban niya. Dahil sa sinabi mo sa kanya, nalayuan na si Diego. Lourdes, masyado pang bata si Honesto para maintindihan niya yan. Pero kahit labag sa kalooban ng anak ko, pumayag siya. Dahil mahal na mahal ka ng anak mo. Kitay, mahal na rin niya si Diego. Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit kailangan pati damdamin ng bata gagamitin nila para lang makuha nila kung ano yung gusto nila. Ate, hindi, hindi. Hindi magagawa ni Kuya Diego at nila yan na maging mabait sa atin dahil gusto lang nila ang lupa natin. Eh, ang yaman-yaman kaya nila. Baliwala sa kanila yung kabirasong lupa natin. Eh, Lay, malay ba natin kung ano yung nasa isip ng mga liar na yan? Eh, ate, yun na nga eh. Hindi naman natin alam. Kaya paano kayo nakakasiguro na masamang tao nga si Kuya Diego at si Leia? Pero kasi po, wala naman po sa isip pa namin ni Diego yung magpakasal. Bakit may iba pa bang nasa isip si Diego? Mahal ko po si Marie, pero wag niyo man po sana siyang i-pressure sa kasal. Diego naman, bagay mo naman, mag-proposal ka na! Ako bahala sa design ng gown mo. May kilala akong sikat na design. Ano gusto mo, motif? Pink, yellow, blue, floral. What about gold? Yung balance, eh, pag natapos na yung trabaho natin. Simple lang naman ang gagawin natin eh. Halughugin natin yung bahay, tapos sisiguraduhin natin na walang magigising. Paano kung may magising? Hindi, magagamit ko sa ito. Hindi, hindi ako mapatay ng tao. Okay ba sa inyo ang gold, Tay? Huh? Ako talaga ito! Wala akong kinalaman dyan sa gold. Wala akong kalam-alam tungkol sa mga bagay na yan. Kahit wala ko na eh. Pwede. Ano naman yan? Si tatay niyo ba talaga yung tatay ninyo? Saan kaya tayo magpapakasal? Sa ating simbahan. O kaya sa beach! Burakan. Wedding shoot! Sige na, bumayag ka na. Simple lang naman ang gagawin natin eh. Hahanapin natin yung ginto. Pag nakuha natin yung ginto, o edi maghiwa-hiwalay na tayo. Ano? Kung gagawin ko to hindi para sa akin. Para sa pamilya ko, lalo na para sa kapatid ko. Ano bang problema ng kapatid mo? Okay lang, okay lang. Kahit na hindi ka magkwento, ano? Papayag ka na. Basta kapag ka nagkaroon ng problema, tatakutin lamang natin sila, ha? Ah, may papalagpa ba yung mga yun kung nakatutok na baril sa kanila? Paano kung hindi nila sabihin ko nasa ang ginto? At saka saan bagaling ang gintong hinahanap natin? Bakit pa? Ang dami mong tanong. Basta gawin natin yung trabaho natin. Pagkatapos ito, mayroon kang kalahating milyon. Kalahating milyon at kalayaan ko. O sige, oo. Hindi na kita ibabalik doon. Makakasama mo na yung pamilya mo. Ano? Poprotektahan kita sa lahat ng bagay, anak. Sa mga taong gustong gamitin ang kabaitan mo, at lalo na sa kapahamakan, hindi kita pababayaan.
Sakali lang naman na magkaroon ng abilidad sa lakad natin. Andrea? Ipagpalagay natin na pumalpa ka. Huwag mo ako isasabit, ha? Dahil kung hindi, malilintikan sa akin ang pamilya mo. Nagkakaintindihan tayo. Magaling ka umakting. Ha? Huh? Kasi naman eh, sobrang nervous mo kanina. Alam mo, mas mahalata ka ng anak mo na meron kang pinaplano. Eh, sino ba naman ang hindi nervousin yan? Kalma, kalma lang. Mamaya, mapapasa atin na ang ginto. Pero paano kung biglang pumalpak ang plano? Paano kung may masaktan na kuhugo? Alam mo, gusto ko naman na talaga mapasatin ang ginto, pero paano kung may masamang mangyari? Naku, baka madamay si Honesto. Huwag naman. Basta, ang isipin mo na lang, Lena, ang pamilya natin. Hindi na lang mahalat ang sulat ko yan. Ako na bahala dito. Sigurado ka ba, Marie? Pwede ka pang bumitaw. Ngayon pa. Pero Marie, kasalan na yung pinag-uusapan nila eh. Masasaan ba eh? Lalabas din naman yung katotohanan. Ang totoo niyan, sa kabila ng lahat, gusto ko na nandito ka sa tabi ko. Pero Marie, ayaw ko rin naman sinasangkot ka sa ganitong gulo. Ewan ko, naguguluhan na rin ako. Jego, nangako ako sa'yo. Nangako ako sa sarili ko. Nandito ako hanggang mahanap mo si Fina. Salamat, Ray. Di ka dapat mangamba, sa piling ko'y liligaya. Hindi mo ba napapansin yan si Jego? Parang... ibang kilos niya. Ang weird. Ano? Kakaibang kilos? Hindi ko ma-pinpoint. Pero, nararamdaman ko na he is act very weird. Mamingat po kayo. Sige, salamat, Kuya. Ito tayo. Yeah. Bagay. Sabi nila, love is conquer every all. Hey, pakikiusap sana ako sa'yo. Gusto ko sanang kalimutan ang lubusan ni Diego. Ang pinang yun, tulungan mo ako. Paibigin mo si Diego sa'yo.
minsan kasi pag nai-inlove ka, siyempre hindi mo na nakikita yung mali ng iba. May mali ka na rin? Wala! Perfect siya! Oo nga. Perfect talaga si Marie. Pero alam mo, mas perfect tayong lahat. Kung nasa atin na ang ginto, di ba? Kalma. Mission is possible, sir. So far, so good. So good? In other words, susugod na ang mga bata natin sa loob ng bahay ni Ludes. Oh, sige. Balitaan mo ko, ha? Yes, sir. I will give you more updates later. Discreto reporting live here at the outside of the Galang residence. Over and out. Hashtag. Sana mag-work yung plano mo. Kilala ko ang tatay ko. Gagawin niyang lahat para sa kayamanan. Oo, pero Diego, papaalalahanan lang kita. Bakit? Yung kilos mo, bantayan mo. Palagi kang parang may iniisip na malalim. Palaging parang kabado. Hindi kasi ako magaling magpanggap, Marie. Alam ko. Pero kailangan masanay ka. Lalo na yung pagpapanggap mo na tayo. Hanggat naniniwala sila doon, hindi nila iisipin na naaalala mo ng lahat tungkol kay Fina. Di ba may lakad kayo bukas ng umaga ng misis mo? Eh, Chairman, gusto ko lang kasi nang makatulong sa inyo eh. Para mauli yung mga magnanakaw na yun sa kabilang barangay noong isang gabi. Pero mukhang ligtas naman ngayon dito sa barangay natin ah. Takot na ng mga magnanakaw na yun. Mabagsik yata si Chairman Limuel. Ba, huwag nila ako susubukan. Kung sino man ang magnanakaw na yun, isang batuta lang siya. Yan ang gusto ko kay Chairman. Pabigay po para sa inyo. Ito. Malamang sulat po. May attitude ka na, ha? Dito po. O, sige na. Leto! Leto! Leto!
kalma. Oh, panicking! No! Paano tayo makakaisip ng tama kung panic tayo ng panic? Calm! Kalma ka lang. Sige lang ang ibig sabihin ng letter na ito. Ano? Nawala kayo na Lourdes ang ginto! Iyon lang ang sinasabi ko kanina pa! Oo, oh, tama yun! Sumugod na kasi sa bahay nila Lourdes yung taong inutusan kong kumuha ng ginto. Akala ko kasi, ati... Ah! OMG! Ah! Nakin na Lourdes na sila! Sa bahay nila Lourdes! Paulit-ulit! Oo! Oh! Oh! Hindi ako pa tinatawagan si Cleto para i-abort ang misyon. Eh, hindi siya sumasagot! Boss, sorry boss, wala pang bagong update eh. Kanina pa kita tinatawagan! Oo nga eh, sorry na. Tawagan mo si Rolly. Sabihin mo, lumabas na sila ng bahay ni Lourdes! Bakit, boss? Sabihin mo, lumabas na sila! Bakit nga? Mission abort! Taas, taas. Nakita mo na yung ginto! Bay! Nakita mo na! Hindi! Lumabas na ng bahay ni Lourdes! Bakit nga, boss? Basta! Sabihin mo! Baba sila! Tabay ni Lourdes! Mission abort! Ito ka sa kabila! Laban ni Rolly? Binura ko na! Talaga, oh. Sabi ko kasi, huwag kang mag-delete ng mga number ng mga friends mo. Eh kung ikaw yung i-delete ko, tawagan mo na! Tawagan mo na! Yes, boss. Tawagan na ba ni Cleto si Rolly? Sana. Eh, paano kung hindi masagot ng tao yung telepono kasi naka-silent? Oh my gosh! Bakit? Sana naka-silent! Eh, pag naka-silent, edi hindi niya talaga maririnig yun. Hello! Mas delikado kapag narinig nila ang ring ng cellphone!